Narito na ang pinakamainit na balita ngayong tanghali. Convoy ni dating Ilocos Sur Governor Shavit Singson kamilang sa mga nahuli sa EDSA Busway. Maritime exercises ng Pilipinas, US, Australia at Japan matagumpay sa kabila ng presensya ng Chinese Navy ships. Malaki ang pagtaas sa presyo ng petrolyo, aarangkada bukas, sigil naman sa kuryente ng Meralco, posibleng bumaba. Today in Metro, 6 sugatan sa sunog sa isang residential area sa Novaliches, Quezon City. Sa MBC-TV correspondents, hubad na bangkay ng isang babae natagpuan sa Mailo-Ilo. Sa MBC-TV Sports, AP Bren na solo ang top spot matapos duminahin ang Echo. At sa Showbiz Spotted, lungsod ng Maynila, host ng 50th Metro Manila Film Festival, calendar of activities, inilabas na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC-TV Studio. MBC-TV Network News. Pilipinas, halos piso ang ibababa ng singil sa kuryente ng Manila Electric Company ngayong Abril. Magandang balita ng Meralco, magbumura ng 99 sentimos sa kada kilowatt-hour na singil nito ngayong buwan. Katumbas ito ng 198 pesos na kaltas sa bill na mga tahanang karaniwang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. Una nang sinabi ni Meralco spokesman Rosel Dariaga na bumaba ang generation at transmission charges na nagresulta ng mas murang kuryente kahit sa gitna ng tag-init. Dahil sa laki ng bawas singil, nabura nito ang lahat ng iminahal ng kuryente mula pagsisimula ng taon. Idineklarang matagumpay ang four-way maritime exercises ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. Ito ay sa kabila ng ulap na may dalawang Chinese Navy ship ang tila umaligid o namataan sa bahagi kung saan isinagawang joint maritime at air patrol maging communication exercises ng apat na bansa. Ang buong detalye, alamin sa report na ito. Idineklarang tagumpay ng Armed Forces of the Philippines ang kauna-unahang multilateral na maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ito ay kahit inulat ng Department of National Defense na dalawang barko ng Chinese Navy ang nais patang malapit sa lugar kung saan isinagawa ang paglalayag ng mga puwersa ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni DND spokesperson Director Arsenio Andolong na mistulang nag-obserba mga barkong may bow number 792 at 162 pero hindi naman ito nagdulot ng pagkabalam o kahit anong untoward incident. Ang pagkakabanggit, parang nag-o-observe lang siya. Nagmamatiyag. So nakatail ito ang dalawang barko sa atin or sa activity natin? Yun ang hindi ko alam kung sila'y gumagalaw o nadaanan ng ating convoy. Pero ang mahalaga doon ay hindi sila nanggambala at wala naman sila masamang galaw kahapon. Tampok sa makasaysayang naval at air patrols ang communication exercise, division of tactics at photo exercise. Kasama sa mga nagparamdam sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ang BRP Gregorio del Pilar na may AW-109 helicopter, BRP Antonio Luna na may AW-159 Wildcat helicopter at BRP Valentin Diaz mula sa Philippine Navy, USS Mobile at isang P-8A Poseidon mula sa United States Navy, Royal Australian Navy HMAS Warramunga at Royal Australian Air Force P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft at JS Akebono mula sa Japan Maritime Self-Defense Force. Sinabayan ito ng ipinamalita ng China na sarili umanong maritime patrol sa rehiyon kung saan isang hindi na tinukoy na aktibidad ang sinasabing itinaboy ng kanilang puwersa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang tinutukoy nila at wala silang dapat na maging reaction dito sa ginawa ng ating mga puwersa kasi
ano siya, well within our EEZ. Ano? Samantala, pinawi ni Andolong ang pangamba ng grupong pamalakaya na baka magdulot ang MCA ng panibagong tensyon at harassment kung saan collateral damage o mano, mga mangingisda. Nakausap na natin sila at itong ginawa nga natin ay normal naman ng ginagawa ng ng mga barko yung dinaanan nila at these activities are really part of establishing stability and peace in the region. Kaya natin ginagawa ngayon para lalo sila mas makapangisda. Asahan umanong magdadagdag pa o madadagdagan pa parehong multilateral drill sa rehiyon, lalo't mas marami pa umanong bansa nagpahayag ng suportang samahan ng Pilipinas sa krusada nitong itaguyod ang Rules-Based International Order at ang 2016 Arbitral Award ng UNCLOS. Para sa MBC-TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, hindi umano pakikipag-away sa China ang Quad Naval Drill na ginanap sa West Philippine Sea. Ayon pa sa isang senador, makakatulong daw ito upang igiit ang karapatan sa freedom of navigation at flight sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Bilang isa rin ito sa mga rutang ginagamit ng ibang bansa sa paglalayag. Ang buong detalye, tutukan sa report ni Raymond Dagpaax. Maraming bansa ang makikinabang sa isinasagawang Quad Naval Drill sa West Philippine Sea. Ito ang paniniwala ni na Senador Francis Tol Tolentino at Senador Ronald Bato de la Rosa kasunod ng Joint Naval Drill na isinasagawa na ngayon sa West Philippine Sea ng mga bansang Australia, Japan, Amerika at Pilipinas. Ayon kay Tolentino, matitiyak ang stability ng rehiyon at hindi ito pakikipag-away sa China dahil sila din ay makikinabang kapag matahimik ang rehiyon at mapoprotektahan ang kanilang interest. Ikinatuwa din ni Senador De La Rosa ang joint naval exercise dahil nagpapakita ito na may mga malalaking bansa na interesado sa sitwasyon sa West Philippine Sea dahil hindi lang ang Pilipinas ang apektado sa inaagaw na ating Exclusive Economic Zone o EEZ kundi marami ding mga bansa ang gumagamit sa rutang ito kaya't ang kanilang hangad ay ang freedom of navigation at freedom of flight sa West Philippine Sea. Makabubuti ang maganitong exercise upang lahat ay handa sa anumang mangyari sa rehiyon. Giit ni Senator Bato, dapat lang na ituloy ng Pilipinas ang mga aktibidad nito sa West Philippine Sea alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS at international law. Dahil kung meron mang hindi sumusunod sa international law ay ang China dahil sa patuloy na ginagawang panghaharas sa mga barko ng Pilipinas na nagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Diin ni Senator Bato, ang pagsama ng mga malaking bansa sa naval drill ay nagpapalakas sa defense posture ng Pilipinas upang hindi tayo laging winawalang hiya ng China. Para sa MBC-TV Network News, ito si Raymond Dagpaax. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ibang balita, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na wala sa posisyon na mag-demand sa gobyerno ang ayoy pugante si Pastor Apollo Quiboloy. Gayunpaman, tiniyak ng Presidente na magkakaroon ng patas na paglilinis o paglilitis sa mga kasong ipinupukol sa religious leader. Ang buong detalye, tutukan sa report ni Lath Narciso. Tablado kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kondisyon ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy kaugnay ng pagsuko nito sa gitna ng kinakaharap ng mga kaso. Sa ambush interview sa Bacolod City, sinabi ng Pangulo na wala sa posisyon si Quiboloy para mag-demand sa gobyerno. Pero tiniyak ng Presidente ang compassion sa pastor. Ayon kay Pangulong Marcos, ang maipapangako niya dito ay patas na proceedings. Sa involvement naman ng Estados Unidos, sabi ni PBBM, matagal na usapin pa ito kaya hindi dapat mag-alala si Quiboloy. It seems to me a little bit tail wagging the dog, na siya magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Quiboloy. We've known it for a very long time. And ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States,
malayo pa yan. That's going to take years. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Una rito, sinabi ni Pastor Kibuloy na nagtatago siya dahil ayaw niyang makialam ang mga otoridad ng US at hindi dahil umiiwas siya sa batas. Para sa MBC TV Network News, ito si Lef Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Kabilang sa nahuli sa EDSA busway kaninang umaga, ang convoy ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ang buong detalye sa biliting yan, ihahatid ni Val Gonzalez. Dakong alas 9 ng umaga kanina ng parahin ng mga traffic enforcers ng Metropolitan Manila Development Authority, ang convoy na ito na sasakyan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ito'y sa gitna pa rin ng muling pagsasagawa ng operasyon ng MMDA para huliin ang mga hindi pinapayagang sasakyan na dumaan ng EDSA busway. Sakay ang dating gobernador sa nabanggit na sasakyan, pero hindi gaya ng ibang mga napapara ay mismong si Governor Chavit ang nagsabi na tikitan ang dalawa nilang sasakyan. Paliwanag niya, nag-overtake lamang ang kanyang driver sa sinusundang sasakyan kaya't nadaan sila ng ilang metro sa EDSA busway. Sa on-the-spot na panayam ng DZRH Damdaming Bayan Program, aminado ang dating opisyal na nagkamaling kanyang driver at napagsabihan na aniyan niya ito. Nag-overtake lang kami sa bus lane. Hindi ako dumaan sa bus lane. Nag-overtake dahil nahabol ko yung interview sa Net 25. Oo. Oh, multa ko nga ako. Congratulations sa mga nanghuli. Oo nga, pero nakailang metro din kayo na dumaan sa busway? Ha? Nakailang metro din? Nag-overtake lang. As of 10 a.m. ay umaabot na sa mahigit 20 ang napaparang mga sasakyan dahil sa pagdaan sa EDSA busway na eksklusibong daan lamang para sa mga pampasaherong bus. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino. Malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista bukas, ang 9 ng Abril. Ayon sa oil industry firms, piso o 155 o halos 2 pesos ang taas sa kada litro ng diesel, habang 1 just naman ang idadagdag sa kada litro ng gasolina. Ang kerosene naman ay magmamahal ng 1 peso and 40 centavos kada litro. Ang presyo ng mga produktong petrolyo ay nakabatay sa pandalaw nito sa pandaigdigang pamilihan. Sa mundo ng esports, world champion versus world champion. Yan ang natunghayan ng MLDB fans sa nakaraang laban ng AP Ren at Echo para sa MPL Philippines Season 13. Pero pinatunayan pa rin ng Beast na nasa champion forms pa rin ang mga ito matapos talunin ng Echo at masolo ang top spot. Ang naging laban tutukan sa report na ito. Nasolo ng world champions AP Ren ang top spot sa standing na MPL Philippines Season 13 matapos nitong dominahin ng Echo with 2-1 score. To extend their 6-0 record, nakuha ng Beast ang panalo sa Game 1 ng inaabangang best-of-3 matchup ng dalawang world champions. Pero after outsmarting AP Bren, nakuha ng Echo ang advantage sa Game 2 on top of an outstanding mechanical display executed by Aston Sanji Pabikos Vixana, forcing a decider Game 3 and giving AP Bren their first loss of the season. Pero pagdating ng Game 3, agad nakapag-adjust ang Season 12 champions at tuluyan ang tinapos ang laban being the top-seeded teams sa pangunguna ni Roguen Oguen Onigo with spotless 5-0-11 KDA. Sa ngayon, nananatili sa top spot ang AP Bren with 6-0 record, habang pumangalawa naman ang Echo with 5-1. Sa Sabado, susubukang makuha ng AP Bren na half-season sweep sa laban nito kontra top 3 Onyx. Samantala, narito ang buong resulta ng laro sa week 3 na MPL Philippines Season 13. At narito naman ang mga tapatang dapat abangan sa paparating na weekend. Sa aking pagbabalik, Carlo Paalam, ipinaliwanag kung bakit hindi nakasama sa training ng Philippine team sa US. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat niyong abangan. Walang magiging pagtaas sa presyo ng bigas hanggang sa susunod na 3 buwan ayon sa Department of Agriculture. Solar eclipse hindi masisilayan sa Pilipinas ayon sa PAGASA. Sa MBC TV Sports, Carlo Paalam, hindi kasama sa training ng Philippine team sa US.
paliwanag ng Pinoy boxer, alamin. Sa Showbiz Spotted, lungsod ng Maynila, host ng 50th Metro Manila Film Festival. Calendar of activities inilabas na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC-TV Network News. Eh ngayon, ang presyo nasa 49.50.51. Eh ngayon, ang presyo nasa 49.50.51. Dapat paghandaan ang epekto ng climate change sa mga susunod na school year na dahilan ngayon. Sugatan ng 6 na katao sa... Balik City of Manila ang host ng 50. Nilinaw ng Department of Agriculture na hindi tataas ang presyo ng bigas hanggang sa susunod na 3 buwan. Sa katunayan, sinabi sa DZRH-DDA Assistant Secretary Arnel De Mesa na pababa na nga ang trend sa presyo ng bigas at kakalma pa ito sa 45 pesos kada kilo pagpatak ng Hulyo. Ayon sa opisyal ang rice inflation, ang mananatiling mataas hanggang sa Hunyo o Hulyo dahil sa tinatawag na base effects o yung diferensya sa year-to-date price. Eh ngayon, ang presyo nasa 49.50.51. So yun yung diferensya kasi ang comparison is year on year, March 2024 versus March 2023. Mm-hmm. So kaya ganun malaki yung diferensya. So talaga malaki yung inflation dahil sa bigas. Pero kung titingnan din naman natin na yung presyo ng bigas last month nasa 52, ngayon nasa 49.50 yung ating prevailing. Mm-hmm. So inaasahan natin nga na mananatili yung ganitong sitwasyon sa inflation hanggang July. Pero pagdating ng July-August ay ano na yan dahil malaki na yung presyo noong July-August-September nasa 45 hanggang 47 na nun. Una rito, sinabi ng PSA na inaasahan ng mabilis sa pagtaas ng presyo ng bigas hanggang Hulyo matapos sumipa sa 24.4% ang rice inflation nitong Marso. Isinusulong ng isang kongresista ang maagang pagtalakay para sa dagdag na pondo sa mga school building. Ito raw ay bilang agarang pagtugon sa tumitinding epekto ng climate change, partikular na ang nagtataasang heat index levels na nagiging dahilan rin ng sunod-sunod na class suspensions. Narito ang report ni Milky Irguna. Dapat paghandaan ang epekto ng climate change sa mga susunod na school year na dahilan ngayon ang kanselasyon ng mga klase dahil sa matinding init ng panahon. Sa panayam ng isyung pambayan sa DZRH, nirerekomenda ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat maagang talakay ng paglalaan ng dagdag na pondo sa pagtatayo ng mga dagdag na school building. Ayon kay Castro, asahan na ang lalo pang mainit na lagay ng panahon sanhi ng climate change at hindi pwedeng lagi na lamang magkakansela ng pasok ng mga estudyante. Sa panukala ni Castro, dagdag na school buildings ang kailangan para malutas ang siksika ng mga estudyante sa isang classroom at magkaroon ng tamang ventilation kapag summer season. Narito ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Una-una natin talagang isinulong sa Kongreso, no, maibalik immediately yung klase sa June to March. Tinugunan naman ito ng Committee on Basic Education at nagkaroon kami ng resolution na ibalik. Kaya lang nga, yung itong year na ito, 2024 to 2025, ito yung period ng adjustments kasi hindi basta-basta pwedeng maibalik agad this year. Kaya yun, yung ginawa natin. Pangalawa, edi kinausap natin ang Department of Education din para din magkaroon ng adjustments doon sa pagtuturo.
Simula sa Hulyo, sisimulan na ng Department of Budget and Management ang budget call sa Kongreso para matalakay ang mga ilalaang pondo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa 2025. Sabi pa ni Castro, dapat alamin ng Department of Education kung uubra pa ba ang module na ginamit noon ng mga guro ng kasagsagan ng pandemya. Layunin itong matiyak ang alternatibong pagtuturo sakaling kailanganin kung magtagal ang pagpapatupad ng blended learning. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas. Para sa ating weather update ngayong Lunes, April 8, 2024. Easterly ang tanging weather system na umiiral sa buong bansa. Asahan pa rin po ang mainit at maalinsang ang panahon na may chance lamang po ng isolated rain showers. Gayunpaman, may namataan po ang pag-asa ng cloud formations na magdadala ng sandaling mga pag-ulan sa Eastern Visayas maging sa Caraga Region ngayong tanghali. Pero inaasang malulusaw naman ito kaagad pagsapit ng hapon. At ngayon, pasadahan naman natin ang temperatura sa ilang key areas sa buong kapuluan. Sa Puerto Princesa, asahang maglalaro ang temperatura mula 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cebu, 26 to 32 degrees Celsius, habang ang mararamdaman na temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Samantala, dumako naman tayo sa Luzon, kung saan papalo sa mainit na 37 degrees Celsius ang maximum temperature sa Tuguegarao, habang 34 degrees Celsius naman dito sa Metro Manila. At para naman sa ating heat index warning ngayong araw, inaasahan po ang napakataas na 46 degrees Celsius na heat index sa Daet Camarines Norte ngayong araw hanggang bukas. Mula po nang pumasok tayo sa panahon ng tag-init, isa po ito sa pinakamatataas na heat index na naitala ng pag-asa sa buong Pilipinas. At lubha po itong delikado, kaya huwag nang lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan at lagi pong uminom ng tubig. Habang 44 at 43 degrees Celsius naman ang heat indices sa Cotabato City at Aparisa, Cagayan. Para naman sa susunod na tatlong araw sa buong bansa, asahang magpapatuloy ang mainit na panahon na nararanasan natin ngayong Lunes. At lulubog naman ang araw mamayang 6:09 ng gabi. At yan ang mga pinakuling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Para po sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sugatan ng 6 na katao sa sunog na supply club sa isang residential area sa Novaliches, Quezon City kaninang madaling araw. Ang itinuturong pinagmula ng apoy, isang maliit na patahian. Nagbabalita si Val Gonzalez. Sugatan ng 6 na katao sa isang sunog na supply club sa Commissionary Street, Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City madaling araw kanina. Sa report ng Bureau of Fire Protection, isang maliit na factory o patahian ng mga patches ang tinupok ng apoy. Kabilang sa mga nasugatan, ang nangungupahang may-ari ng patahian na si Benny Pascual, ang kanyang misis at kanyang pamangkin. Sugatan din ang kanilang boy at isang Mariel Maranan na mananahi at isang fire volunteer. Bukod dito ay 2 aso pa ang namatay sa sunog. Unang alarma lamang ang inabot ng sunog na nagsimula bago mag-alas 5 at naapula matapos ang halos 30 minuto. Ayon sa may-ari ng patahian, malaki na ang apoy na nagsimula sa nagsisilbi nilang opisina nang kanila itong makita. Inalam pa kung anong pinagmulan ng sunog na umabot sa unang alarma. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo, Pilipino. Matapos basagin ang nagdaang 49th Metro Manila Film Festival ang titulo bilang highest grossing edition sa kasaysayan ng MMFF, all set na ang pamunuan nito para naman sa golden anniversary ng inaabangang Film Fest. Ang host city at calendar of activities alamin sa Showbiz Report na ito. Balik City of Manila ang host ng 50th edisyon ng biggest, most popular and widely supported and anticipated Metro Manila Film Festival. Ayon kay MMDA Acting Chair at Head ng MMFF Executive Committee Romando Artes, balik din sa nakagawiang 8 films ang magiging kalahok para sa taong ito. Pero maaari pa rin daw magpasok ng 2 pang pelikula kung sakaling magiging mahigpit ang laban. Positibo naman si Manila Mayor Honey Lacuna na mahihigitan ang kanilang lungsod ang tagumpay ng MMFF Parade noong nakaraang taon.
taon sa Camanava area. At kung last year's 800 cinemas ipinalabas ang mga pelikula, ngayong taon, target ng pamunuan na ibidang 8 mm films sa 900 cinemas sa bansa. Sa calendar of activities namang inilabas, sa May 15 ang deadline ng pasahan ng letter of intent. Unang araw ng Hulyo, i-anunsyo ang first 4 entries based on script, habang sa October 15 ang announcement ng lahat ng official entries. Sa December 15, aarangkada ang kaabang-abang na Parade of Stars at December 27, gaganapin ang Gabi ng Parangal sa Metropolitan Theater sa Maynila. Mga gunita na unang inanunsyo na kansilado ang summer edition ng Metro Manila Film Festival ngayong taon bilang pagbibigay daan sa golden anniversary ng MMFF. Noong nakaraang taon, ang fantasy film na Firefly ang kinilala bilang Best Picture sa 49th MMFF. At sa aking pagbabalik, K-pop group Icon muling nagpasiklab at nagpasaya ng Pinoy fans sa ginanap na 2024 Get Back Icon Limited Tour in Manila kagabi. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito na mga balitang dapat niyo pang abangan. Solar eclipse hindi masisilayan sa Pilipinas ayon sa PAGASA. Sa MBC TV correspondent, sumad na bangkay ng isang babae natagpuan sa Iloilo. Exclusive sa MBC TV Sports, Carlo Paalam, hindi kasama sa training ng Philippine team sa Amerika. Paliwanag ng Pinoy boxer, alamin. At sa Showbiz Spotted, K-pop group Icon muling nakasamang fellow Iconics sa isang concert bago pumasok sa military service. At sa TNVS, higit 100,000 kilo ng basura nahakot sa isang bayanihan cleanup project sa Pateros River. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hindi masisilayan dito sa Pilipinas ang total solar eclipse na nakatakdang maganap ngayong araw. Paliwanag ng PAGASA, mapapanood lamang ang inaabangang Great North American Eclipse sa ilang bahagi ng mga bansa sa kanluran kabilang ng Estados Unidos kung saan ito unang masasaksihan. Ang mga detalye tutukan sa balita ni Nicole Lopez. Hindi makikita ang total solar eclipse sa Pilipinas na mangyayari ngayong araw, April 8. Ayon sa PAGASA, ito ang Great North American Eclipse na makikita lamang sa North America, Mexico, United States at Canada. Oras na mangyari ang solar eclipse, makararanas ng temporary darkness ang mga nasabing lugar sa kanlurang bahagi ng mundo. Ang solar eclipse ay isang phenomenon kung saan tinatakpan ng buwan ang araw dahilan kaya't dumidilim pansamantala ang paligid. Una rito sinabi ng PAGASA na nangyayari ang solar eclipse ng 4 beses sa loob ng 1 taon at nagmimistula itong takip silim o bukang liwayway. Gayunpaman, pinapayuhan ng Weather Bureau ang publiko na huwag titingnan ng direkta ang solar eclipse dahil sa matinding sikat ng araw na makasisira sa mata. Matatandaan ding sinabi ng PAGASA na fake news ang kumakalat online na makararanas umano ng 3 araw na kadiliman ang buong mundo dahil sa pagdaan ng photon belts ngayong April 8. Sabi ng PAGASA, wala namang scientific evidence para patunayan ito at wala rin namomonitor ang astronomers na may high energy photons na nakapaligid sa Milky Way Galaxy. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Hindi na maaaring gamitin pa mga protocol plate numbers na 16 at 17. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Justice Raul Villanueva, Court Administrator, expired na ang 16 at 17 na plaka matapos hindi na isama sa mga inisyuhan ng protocol plate alinsunod sa Executive Order No. 56. Maaaring umanong kumpiskahin ng Land Transportation Office ang sino mang gagamit ng expired na protocol plate na ini-issue sa mga first at second level court judges. Expired na po siya.
yung protocol plate number 16 para sa mga second level court judges po natin yan, regional trial court o kaya family court, at saka yung protocol plate number 17 no, para sa mga first level courts po natin yan, yung tinatawag natin metropolitan or municipal trial courts, kasama na rin po yung mga Sharia district courts at Sharia circuit courts, eh hindi na po pwedeng gamitin po yan. Ang nabanggit lang po doon ay hanggang protocol plate sa numbers 1 to 10 no. At saka meron mga ilan-ilan na protocol plate numbers 11, 12 at saka 14 po. Wala pong 16 and 17. Samantala, nangako si Pangulong Bongbong Marcos na kasabay ng paglikha ng solusyon na tutugon sa matinding traffic sa Metro Manila ay kasama ring ide-develop ang mga kalapit na probinsya. Paliwanag ng Pangulo, ang paglikha ng mga oportunidad sa mga probinsya ang pinakamainam na paraan para mapaluwag ang daloy ng trapiko sa Kamaynilaan. Narito ang aking ulat. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na ide-develop ang mga kalapit na probinsya at syudad ng Metro Manila. Ayon sa Pangulo, parte ito ng mga hakbang ng administrasyon para bigyang solusyon ang matagal nang iniindang traffic sa Metro Manila. Sa video na in-upload sa social media account ng Pangulo, binalikan nito ang matinding traffic na naranasan ng mga lumuwas sa probinsya noong Semana Santa. Binigyang diin ng Pangulo na ang traffic ang isa sa pinakamatinding problema sa bansa na bahagi na anya ng pamumuhay ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, habang patuloy ang pagdami ng mga infrastruktura para sa transportasyon, sumasabay din anya ang pagdami ng ating populasyon at pagdami ng mga sasakyan. Habang patuloy ang paggawa ng ating mga tulay, flyover, skyway, subway, train system at iba pang mga infrastruktura para sa transportasyon, patuloy naman ang pagdami ng populasyon natin at ang pagdami ng mga sasakyan. Congested ang Metro Manila, kung kaya bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at siyudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yon ay patuloy natin pinapaganda pa, pati na rin ang airport. Sinabi rin ng Pangulo na ang pagbibigay ng mga oportunidad sa labas ng Metro Manila ay isa sa pinakamainam na solusyon sa trapiko. Bagamat binigyang diin ni Marcos na ang lahat ng development projects na ito sa labas ng Metro Manila ay hindi agad-agad matatapos at maaaring makadagdag sa ngayon sa problema sa trapikong nararanasan ng mga motorista at commuter. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Natagpuan ang hubad na bangkay ng isang 52-anyos na babae mula bayan ng Maigao sa Mailoilo. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa mga probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay na ng natagpuan ng 52-anyos na babae sa Barangay Tambong, Bayan ng Miag-ao, Iloilo. Ayon kay Police Captain Francis Don Dumahan, hepe ng Miag-ao Municipal Police Station, na sa advanced state of decomposition na, nang natagpuan ng bangkay ng nakilala kay Barivic Diharme Felicissimo, residente rin ng nasabing bayan. Nang nakita ang katawan ni Felicissimo, may sugat ito sa noo na posibleng hinampas. Wala ring bra at panty ang biktima. Sa ngayon, nagsasagawa na ng malalim na investigasyon ng polis upang matukoy kung sino ang pumatay sa biktima. Aalamin rin kung hinalay si Felicissimo. Para sa MBC TV Network News, ito si Annie Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao. Kulungan ang bagsak ng isang grade 8 student matapos itong naaristo sa isinagawang anti-drug bypass operation ng pinagsanib na pwersa ng Talumo Police Station at the First City Mobile Force Company noong Abril 6 ng madaling araw sa Ecolantines Beach, Davao City. Kinilala ng Talumo Police Station ang suspect na si alias Boss, 18 anyos at residente sa nasabing lugar, na recover mula kay alias Boss sa nasabing operasyon ang isang pakiti sa hinihinalang shabu sa sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Jun Soter. Sama-sama tayo, Pilipino! Nadakman ang pinagsanib na puwersa ng San Nicolas PNP at Dasmariñas City Police sa Cavite, katuwang ang Regional Mobile Force Pro 1 at Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan
kasi ng PPO ang most wanted person ng Pro-4A na kinilalang si Rey Mesillas na sa ustunggulang at residente ng Barangay Emmanuel Bergado 1, Dasmariñas City, Cavite. Ang pagkadakip sa suspek ay sa bisa ng alias Waranto Pares na may petsang July 9, 2021 sa kasong rape na may criminal case number DC-10351 at DC-10352, Nobel Band Recommended. Kasalukuyang nasa kustudya ng San Nicolas Police Station for booking procedure ang suspect bago i-turnover sa Dasmariñas City Police. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bayanihan Spirit. Ito ang ibinida ng isang foreign environmentalist sa social media matapos ang matagumpay na cleanup operation sa Pateros River. Ang malawakang operasyon sa tulong ng higit 200 Pinoy volunteers ay nakapaglinis lang naman ng higit sa 100,000 kilo ng basura. Ang before and after glow-up photos ng Pateros River tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Glow up is real. Napawaw ang netizens ng ibida ng dayuhang environmental advocate at Australian businessman na si Mike Smith ang dalawang larawang kuha nito habang nakalublob sa isang ilog. Sa unang larawan, wala kang ibang makikita kundi isang mistulang dagat ng basura. Sa ikalawang larawan, tila nasa ibang lugar na ang lalaki dahil sa ganda at linis ng tubig. Pero sinong mag-aakala na ito pala ay before and after photos ng ilog Pateros dito sa Pilipinas? Sa pangunguna ng dalawang international eco-friendly companies na nagsimula sa kanikanilang green advocacies at cleanup initiatives noon pang 2019 at 2020, ay nakapaghakot lang naman sila ng higit sa 100,000 kilo ng basura mula sa naturang ilog sa loob lamang ng isang linggo. Taos-puso namang nagpasalamat si Smith sa Department of Environment and Natural Resources, Lake and River Management Office, lokal na pamahalaan ng Taguig, at sa higit 204 na Pinoy volunteers na nakatuwang nila sa paglilinis ng ilog. Mula sa bansag na pinakamaruming ilog na nakita niya sa kanyang talambuhay, talaga nga namang pinatunayan ni Smith na glow up is real kung magkakaisa lang tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kaya naman say hello to a cleaner and better Pateros River. Sa kabila nito, ang pinakamahalagang hamon pa rin sa ating mga Pilipino. Kakayanin ba natin itong panatilihin at ipagpatuloy? Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo ng boxing, ipinaliwanag ni 2020 Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam kung bakit hindi ito nakasama sa training ng Philippine team sa US bilang bahagi sana ng kanyang preparasyon sa Olympic qualifying tournament sa Bangkok. Ang aking eksklusibong panayam tutukan sa report na ito. Hindi kasama si 2020 Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam sa training ng Philippine boxing team sa US Olympic Training Center sa Colorado. Ito ay bilang bahagi sana ng paghanda ng Philippine representative sa 2024 Paris Olympics at second Olympic qualifying tournament. Hindi po ako sasama sa US po eh. Kasi magpaiwan po ako dito. Dahil sa preparation ko talaga po. Matatanda ang kamakailan, inanunsyo ng Association of Boxing Alliances o ABAP na ipapadala nito ang national team sa ilang training camp bago sumabak sa qualifying tournament sa Bangkok. Pero paliwanag ni Paalam. Para sa akin naman po eh. Kasi Kasi pag pumunta ko doon po, di po ako maka-training maayos din siguro. Kasi mag-rehab lang ako. So, dito na lang po ako kasi yun nga po, nag-training po ako, nakatakbo, nakasasabay po ako sa mga atlet dito. Magugunitang nabigo si Paalam sa naging laban nito kontra Kiaran McDonald ng Great Britain dahil sa iniinda nitong shoulder injury. Sa ngayon, tanging si Neneste Petesio, Ira Villegas at Yumir Marshall pa lang ang may secured slot sa 2024 Paris Olympics. Music.
at yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Milly Borja, sama-sama tayo, Pilipino. It's showtime! Loud cheers ang sumalubong sa K-pop group Icon sa muli nitong pagbabalik bansa para sa 2024 Get Back Icon Limited Tour in Manila kagabi. Ito'y bilang regalo sa mga fellow Iconic bago pumasok sa military service ang ilang miyembro nito. Ating balikan ang unforgettable send-off concert ng grupo sa Showbiz Report na ito. Iconic! A Night to Remember, yan ang iniwan ng K-pop group Icon sa kanilang fellow Iconics matapos ang successful 2024 Get Back Icon Limited Tour in Manila kagabi. Ito ang regalo ng grupo sa fans bago pumasok sa military service ang ilan sa miyembro nito. Binuksan ng Icon ang concert sa isang solid performance ng hip-hop song Tantara. Nasino na ng another powerful performance sa kanilang awiting Shino si Jack. Inalay din nila sa fellow fans sa mga kantang At Ease, Killing Me, Goodbye Road, Panorama, Rhythm Tha at kanilang 2018 hit song na Love Scenario. Ang ilang fans nagpaabot naman ng suporta sa grupong binubuo ni na Bobby, Jay, Song, DK, June at Chan. Fighting and we'll be waiting for you when you come back. Get ready, showtime! We love you, Icon! See you soon! Bye! Serve well and we are willing to wait until after you serve the military. So we are still with you. Iconics, love Icon, always and forever. Get ready, showtime! We love you, Icon! Kamakailan lang, inanunsyo na ang pagpasok sa military ng ilang miyembro ng grupo na sina Song, Bobby at Chan. Matatanda ang nauna nang nag-enlist ang leader ng grupo na si Jay noong nakaraang taon. Serve well, Icon! Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam Edniel. Maraming salamat, Showbiz Angel, at kanina kay Matchpoint Millie sa kanyang exclusive report. Yan ho, ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po si Edniel Parrosa. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.